Huwag kalimutan mag-subscribe, hit ang like at notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload. Hina't sumabay sa araling panlipunan, ihanda ang isipan sa ating talakyan sa Panatic. Unlimited ang knowledge. Alright, that's right. Halina tong hayaan, talakayang kapakipakinabang, bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Panatics. Unlimited ang knowledge sa Panatics. Isang magandang araw sa ating mga minamahal na mag-aaral mula sa ikasyam na baitang. Ito ang inyong paralang panghimpapawid sa Araling Panlipunan. Panatics, Unlimited ang Knowledge. Ako ang inyong lingkod, Teacher Leo, mula sa Quezon Panitian National High School. Ako ang inyong makakasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Maligayang pakikinig at maalam na araw, mga ginigiliw naming mga mag-aaral. Kumusta, mga ginigiliw naming mag-aaral? Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Kung gayon, maaari na kayong pumwesto sa inyong pinakakomportabling lugar sa loob ng inyong tahanan. Nakapagmeryenda na ba kayo? Naniniwala ako na masigit kayong matututo kapag may laman ang tiyan at handa kayo sa araw na ito. Tama ba ako? Alright! That's alright! Tama! Masigit na magiging masigla ang isip at katawan kapag kumakain tayo ng masusustansyang pagkain sa tamang oras. Sabayan niyo ako sa aking sasabihin bilang paghahanda sa pakikinig. Kami, ang mga makabagong henerasyong tutugon sa bagong normal na edukasyon. Sa puntong ito, maaaring yung kunin at ilabas ang inyong module para sa ating ikalimang aralin sa ikatlong kwarter. Okay, let's go! Ang paksang ating pag-aaralan ay tungkol sa layunin at pamamaraan sa patakarang piskal. Ulitin ko, ang paksang ating pag-aaralan ay tungkol sa layunin at pamamaraan sa patakarang piskal. Dahil ito ang ikalimang module sa Araling Panlipunan, mayroon akong katanungan tungkol sa inyong pinag-aralan na may kaugnayan sa natutunan mo sa ika-apat na module na ating tinalakay. Maaaring ang sagutan ang balikan natin sa payong na lima ng inyong module. Pagbibigyan ko kayo ngayon ito sa loob lamang ng isang minuto. Magbabalik ang programang Panatics makalipas ang Panatics Trivia of the Day. Panatics Trivia of the Day. Alam nyo ba na ang Kagawaran ng Kalakal at Industriya ng Pilipinas o Department of Trade and Industry o DTI ay isang kagawaran ng sangay tagapagpaganap ng pamahalaan ng Pilipinas? Na hinataasang palawigin ang kalakalan at industriya sa Pilipinas sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagong hanap buhay at magtaas sa kinikita ng mga Pilipino. Aha! Yan ang ating trivia of the day. Nakikinig ka na nga, may natutunan ka pa. Dito lang sa Panatics, Unlimited ang Knowledge. Binabati ko kayo sapagkat nasagutan ninyo ang gawain. Nasubukan ang inyong sariling pag-unawa sa pagsagot sa mga larawan tungkol sa mga pamamaraan ng paggamit ng pera ng bansa. Ngayon ay subukan muna natin ang inyong kalaman tungkol sa paksa sa pamamagitan ng pauning pagtataya. Mayroon akong limang katanungan na inihanda para sa inyo. Ang gagawin nyo lamang ay isulat ang DI
kung ito ay dahilan ng inflasyon at BI naman kung bunga ng inflasyon. Ang inyong isulat sa inyong mga kwaderno. Ihanda ang mga kamitan at ang inyong kaisipan sa pagsisimula ng pagtataya. Mayroon yung sunda ng tanong sa inyong hawak na module mula sa pahina 1 hanggang 4. Narito ang unang katanungan. Maraming mag-aaral ang pansamantalang maghihinto sa pag-aaral sa taong ito. Kalawang tanong. Kulang ang supply ng mga produkto sa ibang lugar, lalo na sa mga isinailalim sa Enhanced Community Quarantine. Ikatlo. Tanging ang tindahan na lamang ni Aling Alicia ang nakabukas hanggang sa madaling araw simula nang pumutok ang COVID-19 dahil sa takot ng iba pang maliliit na negosyante. Ipahinga muna ang isip bago ko basahin ang ika-apat na katanungan. Limitado ang produktong mula sa malalaking planta dahil marami ang pansamantalang nagsara dahil sa pandemya. Panguling katanungan. Pagtaas ng palitan ng peso sa dolyar. Alam kong naintindihan at nasagot ninyo ang ating mga naging katanungan. Ngayon naman ay ating alamin kung tama nga ba ang inyong isinulat na sagot sa bawat bilang. Lagyan ng check ang bilang kung tama ang isinulat na sagot at lagyan ng X kung mali naman ang isinulat na sagot. Para sa unang tanong, ang tamang sagot ay BI, bunga ng inflasyon. Sa ikalawa naman ay BI, dahilan ng inflasyon. Sa ikatlo ay BI, dahilan ng inflasyon. Sa ikaapat ay BI, dahilan ng inflasyon. At ang sagot sa huling bilang ay BI, dahilan ng inflasyon. Ilan ang inyong nakuhang puntos sa ating ginawang pagwawasto? Mahusay! Binabati ko kayo sa pagtatapos ng ating unang pagsubok. Binabati ko kayo dahil nasagutan ninyo ang ating paunang pagtataya. Huwag kayong mag-alala kung hindi nyo ito nasagot ng tama, dahil masasagot yan sa pagpapatuloy ng ating aralin. Alright, that's right. Sa ating unang naging pagtataya, nais lamang naming alamin kung may paunang kalaman ba kayo para sa ating magiging aralin. At kung may mga hindi kayo naintindihan, ay atin ito siyang mabibigyang linaw sa mga susunod na gawain. Ngayon naman, ay sabay-sabay nating subaybayan ang ating mga susunod pang gawain. Handa na ba kayo?
ilang saglit na lamang ay ibabahagi ko na sa inyo ang ating aralin sa ikalimang module ngayong ikatlong kwarter. Alam kong handa na kayo sa ating aralin ngayong araw. Nais kong magpakilala sa inyo, ako si Teacher Leo. Oh yeah! Mula sa Quezon Panitian National High School. Ako ang maghatid sa inyo ng kalaman tungkol sa layunin at pamamaraan sa patakarang piskal. Sabihin at sumabay sa araling panlipunan. Ihanda ang isipan sa ating talakyan sa Panatics. Unlimited ang knowledge. Alright, that's right. Halina tong hayaan, talakayang kapakipakinabang. Bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Panatics. Unlimited ang knowledge sa Panatics. Isang makaekonomiyang araw mga mag-aaral sa ikasyam na baitang. Oh yeah! Ako ang inyong makakasama sa pagtatalakay sa ikalimang module para sa ikatlong kwarter sa Araling Panlipunan 9. Ngayon ay pag-uusapan natin ang layunin at pamamaraan sa patakarang piskal. Sa pagtatapos ng ating talakayan sa araling ito ay masusuri ang layunin at pamamaraan ng patakarang piskal. Sumabay sa araling panlipunan. Ihanda ang isipan sa ating talakyan sa Panatics. Unlimited ang knowledge. Alright, that's right. Halina tong hayaan, talakayang kapakipakinabang. Bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Panatics. Unlimited ang knowledge sa Panatics. Kapag tinawag ba nating patakarang piskal, ano kaya ito? Kapag sinabi nating patakarang piskal, ito ay tumutukoy sa behavior ng pamahalaan patungkol sa paggagasta o pagbubis upang mabago ang galaw ng ekonomiya. Wow! Mayalin tulad ito sa pagbabudget sa mga gastusin sa iyong sariling mga pangangailangan o pagbabudget ng iyong magulang sa pangangailangan ng iyong buong pamilya. Aha! Base sa inyong napakinggan, ito ay tumutukoy sa paraan ng paggagasta o pagbabudget. Halimbawa, sa inyong pamilya. Bago gagastusin ng inyong pamilya ang pera, ay pinag-iisipan muna ng inyong mga magulang kung ano yung dapat bilhin at kung ano-ano ang mga pangangailangan ninyo na kailangan ninyong bilhin. Alright, that's right. Ang pamahalaan ay may malaking papel na ginagampanan upang mapanatili ang kaayusan ng ekonomiya. Ayon kay John Maynard Keynes, 1935. Pinaliwanag nito na ang paggasta ng pamahalaan ay makapagpapasigla sa ekonomiya sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng resources na mayroon ang isang bansa o lugar. Ito naman ang magdudulot ng mas maraming oportunidad para sa trabaho o negosyo. Alright, that's right. May dalawang paraan upang pangasiwaan ng pamahalaan ang paggamit ng pondo. Aha! Alam niyo ba kung ano ang mga ito? Ito ay ang mga sumusunod. Una, expansionary fiscal policy. Pangalawa, contractionary fiscal policy. Kapag sinabi natin expansionary fiscal policy, isinasagawa ito upang mapasigla ang matamlay na ekonomiya ng bansa. Aha. Halimbawa, ang kabuuang output ay mababa ng higit sa inaasahan dahil hindi magamit ang mga resources.
mababa ang pangkalatang demand ng sambayan. Walang insentibo sa mga namumuhunan na gumagawa o magdadagdag pa ng produksyon. Paano kaya isinasagawa ang expansionary fiscal policy? Halimbawa, paggasta sa mga proyektong pampamahalaan. Ayan, kung napapansin, ginagastos ito ng gobyerno para sa ikamubuti ng ating lipunan. Halimbawa, yung nakikita nyo ngayon dito sa ating paligid, nakikita ninyo yung school building, mga hospital, at iba pang serbisyo na nagmula sa pamahalaan, yan ay galing mismo sa pondo ng pamahalaan na nanggaling sa mga ibinabayad na buwis ng mga tao, kaya nagkakaroon ng budget ang pamahalaan. At ginagastos ito para sa ating mga mamamayan. Iba pang halimbawa, pagpapababa sa buwis. Ang mga ito ay muling magriresulta ng mas maraming trabaho para sa mga mamamayan na makapagbibigay naman ng mas malaking kita sa ekonomiya. Ganito rin ang magiging kaganapan sa bahay kalakal kung saan mas makakaproduce sila ng mas maraming kalakal o produkto dahil ang mga maipong salapi mula sa ibabayad sana sa buwis ay maaaring magastos para sa publikong kaayusan o para sa ating mga mamamayan. Pangalawa, paraan sa pangangasiwa ng pamahalaan sa paggamit ng pondo ay ang tinatawag na contractionary fiscal policy. Ano nga ba ito? Pinapatupad ito kapag nasa alanganing pagtaas ang mga presyo sa ekonomiya. Aha! Ibig sabihin, ginagamit lang ang contractionary fiscal policy kapag nagsisipagtaasan ang presyo ng mga bilihin. Aha! Halimbawa, lumhang masigla ang ekonomiya na maaaring magdulot ng overheated economy. May mas mataas na pangkalatang output at employment. Paano ito isinasagawa ng pamahalaan? Halimbawa, magbabawas sa paggastos ang pamahalaan at mahihilan ito ang kabuuang demand. Patataasin ang buwis upang magkaroon ng sapat na budget. Ito naman ang magresulta sa pagbagal ng ekonomiya kung saan liliit ang kita na siya namang pipigil sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin o inflasyon na tinatawag. Sa pagtaas naman ng buwis, ang mga manggagawa ay mapipilitang magbawas ng kanilang gastusin para sa pag-consume. Kung napapasin nyo, kapag tumaas ang buwis, posibleng maapektuhan ang pagbabudget ng pamilya. Gagawa sila ng isang matalinong desisyon para mabudget ang pera ng pamilya. Alright, that's alright. Narito ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng pamahalaan kaugnay ng mga patakarang fiskal na ipinapatupad nito. Una, ito ang pangunahing tagapagtakda ng mga patakaran na maghahatid sa ikagaganda ng kondisyon ng ating ekonomiya. Pangalawa, nagsasaayos ng mga pamamalakad upang matukunan ang ilang problemang pang-ekonomiya tulad ng pagbibigay regulasyon sa pagdaragdag at pagbabawas sa gastusin gayon din sa pagpapataas at pagpapababa sa singil ng buwis. Ang pambansang budget at paggasta ng pamahalaan. Alam mo ba na ang pambansang budget ay kalintulad din ng budget sa inyong sariling pamilya o tahanan? Alright! That's alright! Kung paano nito tutugunan ang mga pangunahing pangangailangan mula sa nalit na salapi, mula sa trabaho o negosyo na mayroon ang isang pamilya. Subalit, mas malawak at mas malaki ang ginagalawa ng pambansang budget dahil sa aspeto ng pagbibigay ng alokasyon sa bawat ahensya o departamento upang maitaguyod ang kani-kanilang mga proyekto at programa para sa pambansang kaunlaran. Narito ang mga paraan ng paghahanda para sa pambansang budget. Una, budget call muna mula sa Department of Budget and Management o DBM para sa lahat ng mga ahensya. Pinapapalooban ito ng mga sumusunod. Una, hangganan lamang ng budget. Pangalawa, paggasta. Pangatlo, nasa ang buwis o kita para sa mga bawat ahensya na nakabatay sa pagsusuri ng development budget. Pangalawa,
Hinihimok ang pakikisangkot ng mga civil society, organizations at iba pang mga stakeholders. Pangatlo, magkakaroon ng pagtatanggol ng ang bawat ahensya na masusinamang susuriin ng BBM at pagkatapos ay ilalabas na ang kanilang rekomendasyon. Pang-apat, mula sa rekomendasyon, pag-aaralan naman ito ng isang executive review board mula sa kalihim ng BBM, mga nakatataas na opisyal ng pamahalaan. Panglima, ang National Expenditure Program ay bubuuin ng mga BBM ayon sa napagkasunduan. Pang-anim, iharap ito sa Pangulo upang linangin ang NEP. Pang-pito, titipunin na ang mahalagang dokumentong bubuo sa Presidential Budget at NEP at ito ay ipapasa sa Kongreso bilang General Appropriations Bill upang sangayunan at maging isang ganap na batas. So, nariyan ang proseso at paraan ng paghahanda ng budget at paggasta ng pamahalaan. Ang budget ng pamahalaan. Ang budget ng pamahalaan, inihanda ito ayon sa prioridad ng pamahalaan kung saan ang edukasyon, pangkalusugan, social welfare, at iba pang pangunahing serbisyo ang pinaglalaanan nito. Alright! That's right. Una, budget ayon sa sektor. Pangalawa, budget ayon sa expense class. Pangatlo, budget ayon sa mga rehiyon. At panguli, budget ayon sa iba't ibang kagawaran at special purpose fund. Ang budget ng pamahalaan ay masusing pinag-aaralan upang mapagkalooban ng tamang alokasyon ang pondo ng pamahalaan. Paggasta ng pamahalaan ayon sa expenditure program. Ang mga pondo at salaping nililikom ay may katumbas na paggasta upang maayos at may pamahagi ito sa mga proyekto at programang pampamahalaan kailangan ng epektibong paggasta. Ano nga ba ang tinatawag na expenditure program? Ang expenditure program ay nakabatay sa pinakamataas na gastusin nararapat sa pananagutang dapat may pagkaloob sa buong taon. Ito ay nahati sa tatlo. Current operating expenditure, capital outlays, net lending. Una, current operating expenditure. Ano nga ba ito? Ito ay para sa pagbili ng mga produkto at serbisyo tulad ng personal services. Halimbawa, ay para sa sahod, dagdag sweldo, at cost of living allowance sa mga permanente, pansamantala, contractual, at casual na empleyado ng pamahalaan. May dadagdag din dito ang tinatawag na maintenance and other operating expenses o mas kilala sa tawag na MOOE na kung saan kinagkakagastusan nito ang mga supplies, transportasyon, tubig, kuryente at iba pang kumpunihin. Aha! Pangalawa, capital outlays. Ano nga ba ito? Ito ay pondong nakalaan upang makabili ng mga produkto at serbisyong makapagbibigay asset sa pamahalaan tulad ng mga capital stock ng government-owned and controlled corporations o GOCs na tinatawag at iba pang mga subsidies nito. Aha! Pangatlo, net lending. Para naman sa mga paunang bayad sa mga utang ng pamahalaan na inilalaan para sa mga programang may kaugnayan sa mga korporasyong pagmamayari ng pamahalaan. Aha! Yan po ang tatlong pamamaraan ng paggasta na napapaloob sa expenditure program. Paano nga ba kumikita ang pamahalaan? Saan nga ba nagmula ito? Ikaw, alam mo ba ito? Kung saan nagmumula ang kita ng pamahalaan? Upang maayos na may sakatuparan ang lahat ng plano, proyekto at programa ng ating pamahalaan,
ay nangangailangan ng salapi na tanging kinukuha sa mga buwis ng mamamayan. Alright! That's right! Kita mula sa interest ng salaping nakadeposito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tulong mula sa dayuhan at pampribadong institusyon at mga ari-ariang pagmamayari ng pamahalaan. Oho! Narito ang iba't ibang uri ng buwis. Ayon sa kung sino ang apektado, meron itong dalawang uri. Una, tuwiran. Pangalawa, hindi tuwiran. Kapag sinabi natin tuwiran, ito ay direktang kinukulikta mula sa mga individual at bahay kalakal. Halimbawa, withholding tax. So example nito, ito yung mga buwis na kinukulikta sa mga manggagawa tulad namin mga guro. Kami ay napapaloob sa tuwiran dahil direktang kinukulikta sa amin ang mga buwis namin. Aha! Pangalawa, hindi tuwiran. Nakukulikta naman ito mula sa mga kalakal at paglilingkod. Halimbawa, value added tax. Kung napapansin ninyo at bumibili kayo sa mga tindahan, ang mga produkto na inyong binibili ay meron niyang tinatawag na value added tax. Makikita niyo yun sa mga resibo ng inyong mga binibili na produkto. Aha! Buwis naman ayon sa porsyentong ipinapataw. Meron tong dalawang uri, proportional at progresibo. Una, proportional. Anumang kalagayan sa buhay, pantay lamang ang bagdan ng buwis na ipinapataw. Aha! Pangalawa, progresibo. Habang tumataas ang kinikita ng isang individual o korporasyon, tataas din ang halaga ng buwis na kanyang babayaran. Nakasaad ito sa 1987 Daligang Batas. Aha! Mangatlo, regresibo. Kapag lumaki ang kita, bumababa naman ang kanyang buwis. Aha! Iba't ibang uri ng buwis ayon sa layunin. Una, para kumita. Pangalawa, para magregularisa. Pangatlo, para magsilbing proteksyon. Para sa kumita, upang makalikom ng sapat na magagamit sa mga operasyon nito. Halimbawa, sales tax at income tax. Pangalawa, para magregularisa. Upang makontrol ang kalabisan ng isang gawain o negosyo. Halimbawa, excise tax. Pangatlo, para magsilbing proteksyon upang mapangalagaan ang interes ng mga lokal na sektor laban sa mga dayuhang kakompetensya. Halimbawa, tarifa. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating aralin. Sana'y naunawaan ninyo ang ating naging leksyon tungkol sa layunin at pamamaraan sa patakarang piskal. Ako ang inyong naging guro sa radyo, Teacher Leo. Oh yeah! Mula sa Quezon Panitian National High School para sa edukasyong pangimpapawid sa araling panlipunan. Apanatics, unlimited ang knowledge. Kung mayroon kayong nais linawin tungkol sa ating leksyon, ay sasagutin natin iyan mamaya-maya. Dahil magkakaroon pa rin tayo ng recap ng ating aralin. Maraming salamat mga giliw naming mag-aral sa paglalaan ng oras sa pakikinig. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin. Kaya, pag-usayan ang inyong pagsusulit mamaya. Day. Hey, this is Bruno Mars. Hello, it's Katy Perry, and you're listening to 107.7 Itanahes FM Radio, ang radyo ng mga estudyanteng numero uno. Magandang araw, Barangay Panitian. Magandang araw, Quezon Southern District. At sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, opisina, o sasakyan. Ako po ang inyong lingkod, Nelson A. Garcia, ng Quezon Panitian National High School. Ang inyong kaagapay sa paghatid ng likalidad na edukasyon sa ating mga kabataan at sa mamamayan ng Barangay Panitian.
dulot ng pandemyang kinaharap ng ating bansa. Nagbago din ang mga pamamaraan ng pagtuturo. Ang radio-based instruction ay isa lamang sa mga makabangong pamamaraan ng kagawaran upang maisulong ang edukasyon. Ito na ngayon ang inyong katuwang sa pag-aaral. Hinihiling ko po lamang sa inyong lahat, mga minamahal naming mag-aaral, mga magulang, at sa lahat ng ating mamamayan, ang suporta ninyo sa lahat ng mga programang ilulunsad ng ating mga guro dito sa ating mini FM radio station. Sinisiguro natin na walang batang maiiwan. Sama-sama tayo sa pag-abot para sa matagumpay na kinabukasan. Sa pakikipagtulungan nating lahat, makakamit natin ang dekalidad na edukasyon. Halina't sama-sama tayo sa pagsulong nito. Maraming salamat po. Ugaliing makinig sa 107.7 Ipanahes FM Radio, ang radyo ng mga estudyanteng numero 1. Upang ipagpatuloy ang ating talakayan, ating balikan ang mahalagang impormasyon na ating tinalakay kanina. Naway marami kayong natutunan mula sa aking pagtatalakay. Hindi lamang tayo nakapulot ng mahalagang impormasyon, nagbigay daan din ang pagtatalakay na ito upang mas lumawak ang ating kalaman tungkol sa pamamaraan sa patakarang piskal. Upang higit nating maunawaan ang ating tinalakay, ako'y inyong samahan at muli nating balikan ang talakayan tungkol sa layunin at pamamaraan sa patakarang piskal sa pamamagitan ng recap pagkatapos ng isang paalala. Every day. Hey, this is Bruno Mars. Hello, it's Katy Perry, and you're listening to 107.7 Ipanahes FM Radio, ang radyo ng mga estudyanteng numero 1. Ugaliing magsuot ng face mask, panatilihin ang 1 meter social distancing, takpan ng bibig sa tuwing umuubo, COVID-19 ay labanan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 107.7 Ipanahes FM Radio. Ugaliing makinig sa 107.7 Ipanahes FM Radio, ang radyo ng mga estudyanteng numero 1. Nagbabalik ang ating programang Edukasyong Panghimpapawid sa Araling Panlipunan. Apanatics, unlimited ang knowledge. Wow! Kasamang niyong lingkod, Teacher Leo. Oh yeah! Ipinaliwanag ko sa inyo na ang konsepto ng patakarang piskal ay tumutukoy ito sa behavior ng pamahalaan tungkol sa pagasta at pagbubis upang mabago ang galaw ng ekonomiya. Maihalin tulad ito sa pagbabudget sa mga gastusin sa inyong sariling mga pangangailangan o pagbabudget ng inyong mga magulang sa pangangailangan ng inyong buong pamilya. Nalaman nyo rin na may dalawang pamamaraan upang pangasiwaan ng pamahalaan ang paggamit ng pondo. Aha! Una, expansionary fiscal policy at ikalawa, contractionary fiscal policy. Atin ring nalaman na mahalaga ang papel na ginagampanan ng pamahalaan kaugnay ng patakarang fiskal na ipinapatupad nito. Ito ang pangunahing tagapagtakda ng mga patakaran na maghahatid sa ikaganda ng kondisyon ng ating ekonomiya at nagsasaayos ng mga pamamalakad upang matugunan ang ilang problemang pang-ekonomiya tulad ng pagbibigay regulasyon sa pagdadagdag at pagbabawas sa gastusin, gayon din sa pagtaas at pagbababa sa singil ng buwis. Alright, that's alright. Natutunan rin natin na ang pamamaraan at paghahanda ng budget, kung saan inihanda ang budget ng pamahalaan at iba't iba pang uri ng budget na binabayaran sa pamahalaan. At dyan nagtatapos ang ating recap. Marami ba kayong natutunan sa ating ginawang recap? Magaling! Dahil sa ating naging leksyon sa Himpapawid,
nakakalap tayo ng bagong impormasyon at lalong lumawak ang ating kalaman. Ang kalaman na ito ay maaaring niyong ibahagi sa inyong mga kapatid, mga magulang, at mga kaibigan. Maaaring niyo ring magamit ang inyong kalaman sa inyong mga susunod pang aralin. O di kaya naman magagamit niyo ito sa inyong buhay. Ngayong alam kong mas maraming impormasyon ang inyong nakuha sa ating ginawang recap at alam kong handa na kayo sa susunod nating gawain. Ngayong tapos na ang ating aralin, oras na para sukatin ang inyong mga natutunan sa pamamagitan ng panghuling pagtataya. Kumuha ng papel at ballpen para sa pagsusulit. Huwag kalimutang sulat ang inyong pangalan, seksyon, at petsa ngayong araw. Sulat ang subject, ang quarter, at bilang ng module sa inyong papel. Handa na ba kayo sa pagsusulit? Kung talagang handa na, ay tabi mo na ang inyong mga notes at handout. Makinig sa aking panuto. Babasahin ko ng dalawang beses ang katanungan. Tukuyin kung anong patakaran ang ipinapatupad sa bawat sitwasyong ibinigay. Isulat ang EFP. Kung ito ay Expansionary Fiscal Policy o CFP. Kung ito naman ay Contractionary Fiscal Policy. Tara! Simulan na natin! Let the games begin! Narito ang unang katanungan. Mayroong mataas na pangkalatang output at employment. Mayroong mataas na pangkalatang output at employment. Ikalawang tanong. Pagtaas ng singil ng buwis. Pagtaas ng singil ng buwis. Ikatlong tanong. Pasiglahin ang matamlay na ekonomiya ng bansa. Pasiglahin ang matamlay na ekonomiya ng bansa. Ipahinga muna ang isip bago ko basahin ang ikaapat na katanungan. Ang kabuuang output ay mababa ng higit sa inaasahan dahil sa hindi nagagamit ang lahat ng resources. Ang kabuuang output ay mababa ng higit sa inaasahan dahil sa hindi magamit ang lahat ng resources. Panguling katanungan. Pagbaba ng gastusin ng pamahalaan. Pagbaba ng gastusin ng pamahalaan. Diyan nagtatapos ang ating maiksing pagsusulit. Minabati ko kayo dahil napagtagumpayan ninyo ang ating huling pagsubok. Nasagutan ba ninyo ang lahat ng katanungan? Siguruing napunan ninyo ang mga puwang na kailangang sagutan, ha? Kung may tanong kayo o nais linawin, maaari kayong tumawag o mag-text sa aking numero. Maaari rin kayong makipag-unayan sa akin sa pamamagitan ng private message sa aking Facebook account o sa ating group chat na makikita dyan sa inyong hawak na module. Maaari din kayong magpadala ng inyong mga refleksyon na may kaugnayan sa paksang ating napag-usapan ngayong araw na ito. Ang mapipili ay magkakaroon ng munting gantimpala. Huwag kalimutang ipasa ang inyong mga modules at sagotang papel sa susunod na Biyernes. Ngayon ay magkakaroon tayo ng patimpalak sa aking asignatura. Tatawagan itong Apanatics Question of the Day. Ang gagawin nyo lamang ay sagutan ang aking itatanong sa inyo na may kaugnayan sa ating tinalakay. Pwede nyo itong sagutan sa pamamagitan ng pag-chat sa ating group chat, pag-text o pagtawag sa aking numero o pagminsay sa aking Facebook account na makikita dyan sa inyong hawak na module. Hindi na't sumabay sa araling pan-
panlipunan, ihanda ang isipan sa ating talakyan sa Panatics. Unlimited ang knowledge. Alright, that's right. Halina tunghayan, talakayang kapakipakinabang, bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Panatics. Unlimited ang knowledge sa Panatics. Narito ang aking katanungan. Bilang mamamayan ng bansa, paano mo gagampanan ang iyong tungkulin at obligasyon para sa pamahalaan? Ulitin ko, bilang mamamayan ng bansa, paano mo gagampanan ang iyong tungkulin at obligasyon para sa pamahalaan? Tutuhin at sumabay sa araling panlipunan, ihanda ang isipan sa ating talakyan sa Panatics. Unlimited ang knowledge. Alright, that's right. Halina tunghayan, talakayang kapakipakinabang, bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Panatics. Unlimited ang knowledge sa Panatics. Isang araw naman na puno ng kaalaman ang ating napagtagumpayan. Upang higit na maunawaan pa ninyo ang ating aralin ukol sa layunin at pamamaraan ng patakarang piskal, ay maaari ninyong basahin ang pahina bilang 5 hanggang 9 ng inyong modules sa araling panlipunan. Nakalakip din dyan ang isang sanayang gawain sa pahina bilang 9 hanggang 10, pagyamanin gawain A, isulat kung tama o mali, at isaisip sa pahina 10 hanggang 11. Maaari nyo itong sagutan at gawin upang mas mahasa ang inyong galing sa asignaturang araling panlipunan. At sundan ang aking audio lesson sa aking YouTube channel na Teacher Leo YouTube channel na RBI AP 9 Quarter 3 Module 5 Layunin at Pamamaraan ng Patakarang Piskal sa link na aking ipinadala sa ating group chat. Ang susunod nating aralin ay tungkol sa layunin at pamamaraan sa patakarang pananalapi. Siguruhing tumutok sa ating edukasyong pangimpapawid. A Panatics, unlimited ang knowledge. Tuwing araw ng Miyerkules, sa ganap may 10 hanggang 11 ng umaga, dito lang sa 107.7 Kipanais FM, ang radyo na mga estudyanteng numero 1. Oh yeah! Hanggang sa muli, ako ang inyong nakasama sa radyo. Ako si Teacher Leo. Oh yeah! Nang Quezon Panitian National High School. Ako ang inyong naging kaagapi sa radyo na nag-iwan ng katagang sa Panatics. Laging unlimited ang knowledge. Paalam! Tutuhin at sumabay sa araling panlipunan, ihanda ang isipan sa ating talakyan sa Panatics. Unlimited ang knowledge. Alright, that's right. Halina tunghayan, talakayang kapakipakinabang, bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Panatics. Unlimited ang knowledge sa Panatics. Okay, everybody listen up. All day, every day. Hey, this is Bruno Mars. Hello, it's Katy Perry, and you're listening to 107.7 Ipanahes FM Radio, ang radyo ng mga estudyanteng numero 1.
Ugaliing makinig sa 107.7 Ipanahes FM Radio, ang radyo ng mga estudyanteng numero 1. Huwag kalimutan mag-subscribe, hit ang like at notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload. Sumabay sa araling panlipunan, ihanda ang isipan sa ating talakyan sa Panatics. Unlimited ang knowledge. Alright, that's right. Halina tunghayan, talakyang kapakipakinabang, bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Panatics. Unlimited ang knowledge sa Panatics.